ito, isa rin tong video na to ng mga luma. Isa sa mga una kong ginawa before. Ang title ata nito ay 12 hour spaghetti. Hindi naman talaga siya 12 hours niluto. Pero kasi niluluto namin yun. So siguro abutin kami ng isa't kalahating oras dyan. Tapos iiwan namin siya sa labas ng 12 hours or overnight. Kasi medyo nagme-mellow out yung flavors niya. Hindi namin nire-ref. Ewan ko. Probably hindi safe. Pero yun yung nakasanayan namin. Okay naman siya. So eto, kita nyo, ang dami nating gulay na hiniwa dito, di ba? Pansin nyo yan sa lahat ng luto ko, laging maraming gulay. Kasi yun talaga yung nagbubuo ng base ng sarsa natin, di ba? Ang sarap niya. Tapos yan, dami sibuyas, oh, di ba? Ang beef niyan, inang kilo lang yan. Ayan, ang mga gulay natin, nakaprep na. Tapos ang kilo tomato paste. Tapos may mga herbs din. Tapos yan, ground beef. Pwede rin gumamit ng pork chicken. Pwede rin naman, oo. Pero medyo hindi may maganda texture nyan, eh. Beef na lang kayo or pork. Tapos yan, igigisan natin yung mga gulay natin. Lalagyan natin ang browning. Una bawang, tapos sibuyas. Yan. Tapos papabrown lang din natin ng konti yan. Tapos susunod dyan, lalagay na natin yung karne natin. Kasi gusto rin nating magbrown ng konti yung karne natin. Tapos patis. Yan, magtutubig kasi yan. Tapos pag nagtubig siya, nag-evaporate lahat, medyo matutos na yung ilalim niya. At yung pagtutusta na yun, i-deglaze natin gamit yung red wine. Diba? Saka natin ilalagay yung ibang gulay, yung bell pepper, yung celery. Tapos yung carrots, yan. Lalagay din natin lahat yan dyan. Tapos nilutuin natin hanggang parang maging paste siya. Tapos syempre, another addition of salt or patis. Tapos yan, yung tomato paste. Kita nyo yan, o. Dahil ko rin ginagawa yan kung napapansin nyo. Niluluto ko yung tomato paste bago ko ihalo sa lahat para matanggal yung acidity niya. Tapos yung red wine for added flavor lang. Eto, kinabukasan na to. Yan yung mangyari sa kanya pag iniwan mo siya overnight, diba? Tapos, gagawa kami marami na hindi pa templado. Hindi pa siya tapos yung ano niya kasi concentrate pa lang yan basically. Ziplock namin, freezer namin para anytime gusto namin tulad niyan makapagluto kami. Bake mac, spaghetti, lasagna, kahit ano. Tapos yan dito, gagawin ko nga spaghetti nga. So niluto ko siya ng medyo undercook ng konti. Diba kasi lulutuin pa natin sa sauce yan. Yan tulad niyan. Naglagay tayo ng sauce sa yung pasta water. Importante din yan kasi yan ang magpapakapit ng sauce dun sa pasta natin. Yan, tostos nyo lang hanggang maluto further yung pasta nyo. Brown sugar, pwede rin. Butter, pero dapat mahina na yung apoy niya. Dapat buo siya para mag-emulsify at hindi mag-split yung butter. Tapos yan, plate nyo na. Lagyan nyo ng keso. Lagyan nyo ng herbs sa gusto nyo. Pwede nyo yan. Ang nilagay ko dyan is kimchi. Pwede rin naman spring onions lang. Bahala kayo. Tapos paminta. Okay lang din yan. Tapos lalagyan ko ng ano dito to eh. Olive oil yan. Kasi added flavor din yan. And mas masarap talaga siya. Ayan o. Oh. Mukha naman akong sarap na sarap. And hindi ko siya naubos kasi sobrang dami. Pero definitely kumain pa ako pagkatapos yan. Try nyo. Madali lang naman.